ating lolong sa alak o tomador noon, pwede raw magbagong buhay at maging champion pa sa bodybuilding. Shot puno sa aminadong lasinggerong si Tutoy. Paglasing yan, pagdating po ng bahay, hinahatid ng barkada. Mabisyo. Yun na yung pinakapamparang pulutan ngayon, sigarilyo. At babaero. Iba-iba sila, pero isang pangalan lang yun para hindi ka magkakamali pag chinachat mo. Pero makalipas lang ang isang taon, ang dating walang inuurungang inuman at may patpating katawan, abay biglang naging ganito! Bato-bato. May pa-triceps, biceps, at six-pack abs na. Sumasabak na rin sa bodybuilding competition. Nakita niyo naman po yung kalaban ko, di ba? Sobrang lalaki. Maiuwi naman kaya niya ang kampyonato? Sa tingin mo ba, wala ka ng pag-asang magbago? Pwes, ifi-flex namin ang pambihirang istoryang ito. This is 6 anyos pa lang daw si Tutoy. Laman na raw siya ng mga inuman sa Cabusao, Camarines Sur. Pasaway po siya nung bata pa pa po siya. Saka po paglasing yan, pagdating po ng bahay, hinahatid ng barkada. Kahit hindi mo na kaya, kayanin mo kasi kakantsawa ka ng kaibigan mo eh. Naranasan ko na one time na hinang-hina na ako. Gumapang ako ng mag-isa para lang makainom ng tubig. Hindi nga, hindi na ako inom. Eh nung nawala, bumalik na naman yung lakas mo. Game na naman. At may mga pagkakataon din daw na ang alak, hindi lang niya sa tiyan inilalagay. Yung pinsa ko may kaaway. Ayun, yung nagsasapak namin. Kaya doon kami na-hold na. Dinetain kami 12 hours. Certified sunog baga rin daw siya. Pag yung talagang uminom, malas ako manigarilyo. Parang change more up. Yun na yung pinakapang parang pulutan ko yun, sigarilyo. Kinuha ko sa bulsa, sabi ko, papakain ko to sa'yo. Si Tutoy, nagagawa rin daw, mambabae. Mga 3-4, iba-iba sila. Pero isang pangalan lang yun para hindi ka magkakamali ng ano, pag chinachat mo. Para pag na wrong send ka, hindi halata. Hanggang nakahanap siya ng katapat, ang kalaunan naging misis niya, si Lilia. In-invite ko siya mag-date. Doon na po nag-umpisa yun. Tapos naging kami na. Di ako nagdalawang isip na sagutin siya kasi alam ko na mabait siya. Alam ko po umiinom pero hindi ko alam na ganun pala siya grabe uminom. Nabiyayaan sila ng dalawang anak. Yun nga lang si Tutoy. Tuloy pa rin sa kanyang mga bisyo. Pag galing na sila ng Tabungan, ang tagal niya na umuwi kasi diretso na sila iinom eh. Yung pinalunan, yun yung uubusin yung inom. Pati yung puhunan mo, damay. Kaya pala nang iniingat pa ng pera, sabi mo wala ka na naman pera. Minsan po kasi, sobra sa inom, hindi na niya kayang maglakad mag-isa. Parang nga! Basta kasama mo yung tropa, parang masaya ka. Wala kang iisipin. Ang problema nga sa edad na 12, 13, 14, 15, ang brain natin hindi pa talaga fully developed. Pag sinabi ng mga kaibigan, napaka-gullible. Kaya ang mga magulang, ang only way para ayusin yung mga ganitong inappropriate behavior, paulit-ulit na pinagsasabihan. Para sa ganun, ma-instill dun sa utak ng batang ito na, oh, hindi talaga tama ito. Maging consistent. High love, high discipline din. Taong 2015, nung mula Bicol, lumuwas pa Maynila si Tutoy para magtrabaho. Namasukan bilang utility staff sa bagong bukas pa lang noong gym ng kanyang pamangkin. Bakit hindi na lang dito ka mag-work tapos kung gusto mong magpaganda ng katawan? At the same time, makakaiwas ka pa sa inom. Kalaunan, nahilig sa pagbubuhat ng weights. Binago po namin yung food intake niya. Siyempre, number 2, training. Tapos, recovery. Hanggang inunti-unti na raw niyang talikuran ang kanyang mga bisyo. Sa umpisa, ngira po, unti-unti. Kasi nakikita mo naman yung progress ng katawan mo na gumaganda. Inaalok nga ako lagi ng inom na. Sabi ko, hindi muna. Papalaki muna ako. Kasi sayang eh. Makalipas ang mahigit isang taong pagsasanay, ang dating patpati na si Tutoy, naging Tutoy bato na. Mula 43 kilos, 55 kilos na siya ngayon. At
pagmamalaki niya. Bisyo-free na raw siya. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Confident ka kasi hindi ka nang tinatawag na ano, oy, buto-buto ka. Dahil sa magandang hubog ng katawan ni Tutoy sa kauna-unahang pagkakataon, sumabak siya sa bodybuilding competition sa Lipa City sa Batangas, kung saan sa 20 mga kalahok, siya ang pinakamatanda. Number one din doon is yung wide shoulder, small waist. Kasama na rin doon yung posing. Pero sa ganda ng katawan ng kanyang mga kalaban, ang dating manginginom, hindi kaya pulutanin lang sa kompetisyon? Okay, so here's sa mga judges. Tutoy ang hinirang na champion. Sobrang saya sa mga nagkasa una ko ng EGAD. Yung kasi yung gusto ng anak ko na kailangan mag-champion ako. Kaya finish ko talaga sarili ko na maging champion. Samantala, si Lilia kasama ang kanyang mga anak lumuwas ng Maynila para sorpresahin si Tutoy. Thank you po. Masaya po. Ano ba ito? Ito nga lang. Nahibigyan si Papa mo. Sobrang masaya, siyempre. Eh, matagal na namin hindi nagkikita-kita. Daw pinag-aalayan si Tutoy ng kanyang pagkapanalo. Walang iba kundi ang kanyang mga magulang na aminado siyang binigyan niya noon ng sakit ng ulo. Ding-ding, ma. Pa. Siyempre, proud po ako dahil nakaroon ako ng may na-achieve. Hindi ganun lang talaga ako. Emotional. Siyempre, dati maloko ako. Tapos at least napatunayan ko na may na-achieve ako sa sarili ko na kahit papaano maipagmalaki nila ako. Sorry po sa mga nagawa kong kasalanan dati. Yung pasaway ako. Ganun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil antabayan niya ang aking anak. Naging champion po siya. From manginginom to champion sa pagtalikod ni Tutoy sa bisyo at pagkapanalo sa bodybuilding competition, talagang deserve na deserve niya ang isang tagay. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.